ka-explorer, welcome na naman sa panibago nating vlog. And for today's video, ang gagawin natin is sasagutin natin ang tanong ni Sir. Yan ang magiging topic natin for today. So, eto na. Sagot natin sa tanong ni Sir Ivan is depende. Nakadepende kasi yan sa klase ng hamster and sa genetic niya kung maganda ba siya na klase na pagka-parents or hindi. Meron kasi mga klase ng mga Campbell dwarf hamster na hindi pwedeng ihalo or kinakain nila yung anak nila kasama sa mga bagong mga anak na mga female na Campbell dwarf. So, kung paghahaluin mo sila, minsan kasi inaaway ng babaeng Campbell dwarf yung lalaki. Or minsan, dahil naiirita yung babae sa na mayroong lalaki na Campbell dwarf o yung hamster niya dun sa isang bin, so pinapatay niya na lang yung mga anak niya. Ang tendency, mauubos yung anak and wala ka nang mapapakinabangan. So, ang answer is depende. So, meron akong sample dito kung saan nakahalo yung male and female ko na Campbell dwarf, pero okay naman sila. So, nagkakasundo lang sila kung aalagaan ba nila or hindi. Meron kasing klase ng female na okay lang sa kanya na mayroong male hamster sa loob and tinutulungan din siya ng male sa pag-aalaga ng mga pups niya. Kaya yon, meron, papakita ko sa inyong sample. Yun nga mga explorer, dito nakalagay yung mga pair na with female and male. So itong apat na to, ito diyan magkahalo yung female at saka male, pero hindi sila nag-aaway kagaya nung sinasabi ko na nagpapatayan pag merong male sa loob. Oh, so titingnan natin ngayon, guys. And ito na ka-explorer, yung sample number 1 natin kung saan merong male and female na Campbell dwarf hamster. So, ito yung lalaki, yung champagne. Ito yung babae, yung buffon. Mapapansin nyo, yan, hindi naman sila nag-aaway and okay na okay and compatible lang sila magkasama. So, wala namang problema. And kung mapapansin nyo sa beddings, bakit ganito yung beddings? Kasi guys, lagi nyo tatandaan, pag once na manganak yung Campbell dwarf hamster nyo, wag na wag nyo lilinisin yung beddings kahit sobrang dumi pa nyan or malinis. Mas maganda kung malinis or machachambahan mo na manganak na yung Campbell dwarf mo na babae para malinis yung beddings niya. Pero kung nanganak siya ng ganyan kadumi, so wala ka na magagawa. Wag mo muna siyang gagalawin hanggang hindi pa siya pwedeng ma-separate sa parents niya. So sa mama kasi dumidede pa siya. Once kasi nalilinisin mo yan siya, guys, ang tendency, papatayin ng female yung mga anak niya kasi na-filtrate na siya. Kakainin niya, minsan kinakannibal niya yung mga anak niya, may kita niya, patay-patay na. And minsan, nalulubog na rin sa beddings, sa sobrang taas ng beddings. So, yan guys, maganda naman yung performance ng male natin. So, hindi naman siya nang gagalaw. And maganda kasi guys, kung merong male sa bin nyo or sa hamster cage nyo, pwede siyang tumulong para alagaan yung mga anak. Ang ginagawa kasi niya, kung for example, meron diyang pups na napunta dito, dinadala niya pabalik dun sa nanay para makadede. So, yun yung purpose nung male. Bakit ko siya pinapabayaan na nandito sa kulungan. And ito yung pangalawa. Yan, ito yung pangalawa. Mga blue fawn pa rin siya. Yan, medyo meron siyang mga anim na pups. Yan, ang dami niya sumasabit sa kanya. Malapit na siya mag 1 month yung anak niya. Okay naman siya. Hindi rin siya nang gagalaw. Hindi niya naman inaaway yung lalaki. Hindi naman inaaway ng lalaki yung mga anak. Yan, nakasabit pa yung mga anak niya kung nakikita niyo. And tumutulong din yung male. So, yun lang mga ka-explorer. Dapat pumili lang kayo ng magandang male. Kasi kung mapapansin nyo, maganda yung kinalalabasan ng mga anak. Pero kung gusto nyo ng medyo safe, kung baguhan pa kayo sa pagkikip, pwede rin naman para makaproduce kayo ng mga anak niya, pwedeng tanggalin nyo na lang yung male para mas safe yung pag-aalaga ng female. And walang istorbo kumbaga.
Ano, nilalapitan ng mga anak yung tatay. Anong gugulo siya, pinapabayaan lang siya ng tatay. Ignore lang. Ito, kulit-kulit ng female, gusto niya lumabas. Siya lang yung makulit. Sa ikatatlo natin na sample, meron tayong red eye lilac, tsaka blue fawn pa rin na babae. Ayun yung mga anak nila, meron silang apat. Yung nakikita nyo isa guys, yun, na lilac. Ano na yan, ayun yung unang anak niya. Hindi ko na natanggal kasi wala man siyang kasama. So hinayaan ko na lang rin dyan na makihalo. Hindi naman niya ginagalaw yung mga kapatid niya, yung mga bago, yung second batch ng anak. So yun talaga guys, nakadepende talaga sa genetics ng hamster nyo kung palaaway ba talaga sila or pwede silang ihalo-halo. Basta hindi lang ma-crowded yung area. Kung feeling nyo na hindi na maganda yung area nyo, sobrang crowded na. For example, lumaki na yung mga pups. Naging 1 month na, dumilat na rin sila. Tapos parehas natin ito na size. Tapos nanganak ulit. Yun, may tendency na kainin na ng female nung nanay yung mga anak niya. Kasi parang naiirita na siya. Hindi na niya gusto na maraming nakahalo sa isang bin. So ang ginagawa, tinatanggal na yung mga anak. And sa pagbibreed, dapat talaga na ano, na tanggalin nyo muna yung, tanggalin talaga yung male para safe. Yun yung practice ko rin nung nag-start pa ako mag-keep. First time ko mag-start, ano yun, mga black CDH yun siya, black Campbell dwarf. Mas maganda rin naman yung performance ng walang male kasi naaalagaan, nakapapaday din ng maayos yung mga anak nang walang istorbo. Tapos solo niya lang yung pagkain, lalagyan mo lang siya ng maraming pagkain, tatambakan mo lang, yun, matataba yung mga anak niya. And unlike sa mga ganito na may katulong yung babae, may kahati din siya sa pagkain. Pero lagyan mo lang ng sapat na pagkain na makakain sila, hindi naman yung sobra-sobra kasi sobrang pagkain din na rin nalang pinapansin. So makikita nyo sa beddings, ang daming mga grains, mga pellets na hindi naman nakakain. Pero minsan binabalikan din nila yan pag nagugutom na sila pagkagabi. Kasi mga dwarf hamster is mga nocturnal na klase. So paggabi sila active. Pero ngayon, nasanay kasi sila na morning at saka pagkahapon, yung medyo padilim na, pinapakain ko sila. Kaya hindi ko sila pinapabayaan na pumayat. Kasi ang tendency din pag mapayat ang female, pag nanganak siya sa susunod, hindi niya nakakayanin. Or kakayanin niyang mga anak, mga anak na siya, nandiyan na yung mga pups. Pero payat na siya, wala na siyang, hindi na siya nagpo-produce ng gatas. So ang mangyayari, mamamatay. Meron kasi akong hamster dati na ganun din ang nangyari. Sa sobrang pag breed, hindi na nasuportahan ng pagkain, ang nangyari, yun, nakaanak siya, pero pagdaan ng 3 araw, namatay na yung babae. So kawawa naman yung mga anak na iwan. Ibang topic na rin yan siya guys, ha. So yung mga, sana nasagot ko yung tanong mo tungkol kung pwedeng ihalo ang male sa female Campbell dwarf hamsters. At yan sir, sana nasagot ko yung mga katanungan mo tungkol sa mga Campbell dwarf hamster. And ulit guys, hindi always ina-apply yung ganun na pagki-keep. Sa depende na talaga yon kung okay yung male mo at saka yung female mo, kung magkakasundo ba talaga sila sa isang bin pag nanganak yung female. At saka sa Campbell dwarf lang to pwede apply ha, hindi pwede sa Syrian or yung tinatawag nilang teddy bear hamster. Kasi yung mga teddy bear hamster or Syrian hamster is dapat mag-isa lang talaga siya sa lalagyanan or yung tinatawag nilang solitary. Medyo territorial siya, nang-aaway talaga siya. And usually pag breeding pa nga lang, pagkatapos ng 1 linggo, tinatanggal na agad yung lalaki or yung babae para hindi na iistorbo yung babae na Syrian. Pag nanganak siya, buhay lahat, walang patay. Kasi minsan pag na-stress na yung mga hamster, buntis pa lang, paglabas na mga pups nila, patay na agad. O mga violet na agad yung mga kulay ng pups, hindi na siya pinkish
na usual na healthy yung labas ng mga anak. So, yun lang guys. And kung meron pa kayong mga katanungan, just comment down below para masagot natin and magawa natin ng another topic na videos. At syempre, hindi nawawala yung shoutout natin dyan. And sina-shoutout natin si Sir. At si Sir. And sa lahat ng mga keepers, shoutout sa inyong lahat. At sana natuwa kayo at meron kayong nakuha na bagong knowledge sa pagki-keep ng mga hamster. Sa mga susunod na topic, gagawa natin ng kada isa-isang topic yung mga klase ng hamster. Kasi merong limang klase ng hamster. May Syrian, may Chinese, may Robo, may Campbell, at saka may... Nakalimutan ko yung isa. Basta lima yung nakalimutan ko yung isa, sorry. Yan na nga guys, maraming salamat. Kung bago ka pa sa channel ko, just click the notification bell para palagi kang updated. And don't forget to like and subscribe and also share my video. So guys, maraming salamat. God bless and bye-bye. Don't stop.